Matuturing na ba na red tagging ang pagtukoy ng isang government official sa ating mga kapatid na katutubo? Ano ba ang mismo nangyari? Himayin po natin yan sa Fact Check. Kapag sinabi pong igorot, lumad o tumadok, ano po ang naiisip nyo? Sana indigenous people o mga katutubo. Ang problema kasi, higit isang taon na po nakababad sa Facebook ang video na ito kung saan sinasabi na ang mga katagang igorot, lumad at tumandok ay ginagamit daw ng communist group na CPP, NPA, NDF. Sino nga ba nagsasalta sa video na yan? Mismong opisyal ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP, si Commissioner Gaspar Kayat. Ang hirit ni Kayat doon sa video, dapat ay promena na raw tayo sa paggamit ng mga termino na ito. I want to caution you or refrain you, ladies and gentlemen, that these words, igorot, lumad, and tumandok, are the very words being used by the CPP, NPA, NDF, or the communist terrorist group. Pero sa paghahalukay ng Baguio Chronicle at ng Facts First PH, false o hindi totoo na komunista o terorista na agad kapag ginamit ang mga saltang igorot, lumad at tumandok. Para po sa ating kalaman, ang igorot po ay termino para sa grupo ng mga ethno-linguistic groups doon sa Cordillera. Ang lumad naman ay saltang Bisaya na ang ibig sabihin po ay native o indigenous. Ito ang ginagamit na pangalan ng ilang ethnic groups sa Mindanao para ipakitang iba po sila sa mga Moro, Kristiyano at iba pang taga Mindanao. Ang tumandok naman ay ang pangalang ginagamit ng mga grupo ng mga IP sa bahaging Capiz at Lambunao doon po sa Panay. Sinabi rin ni Kayat doon sa video na hindi raw kabilang ang igorot, lumad at tumandok sa listahan ng mga indigenous people sa bansa. Pero gaya nga po ng naipaliwanag natin, yan ay dahil ang lahat ng tatlong yan ay tumutukoy sa grupo ng mga IP, hindi lamang po sa iisang tribo. Kung tutuusin, maituturing na red tagging ang mga katagang binitawan ni Commissioner Kayat. Ang red tagging po ay ang malisyosong paglista o pagtatak sa tao o grupo bilang kalaban ng gobyerno. Ang malungkot po dyan, ang mga nabibiktima ng red tagging ay karaniwang nalalagay sa panganib. Kaya mga kapatid, patuloy at palaging maging mapanuri dahil marami na talagang pinagmumulan ng mga misinformation at disinformation.